mga guy, ako nga pala si Boo. Welcome sa biyahe ni Boo. Today, may titignan tayong gitara. Ito. Try natin i-review yung Epiphone Les Paul Muse, mga guy. Ito. Puha natin second hand. Usually naman second hand talaga pag gumukuha tayo ng gitara. Actually kasi guy, late bloomer ako sa pagdating sa humbucker tones. Ito, naka-humbucker siya na pickup. Siyempre, Les Paul. Dati kasi nasanay talaga ako sa Stratocaster or Telecaster na naka-single coil. Recently ko lang na-appreciate yung humbucker tone na ang ganda rin pala talaga ng tone na nabibigay niya basta tama yung pickup and tama yung pagkakagawa ng gitara. And ayun, isa tong example nun, yung description na yun. Tama yung pickup, tama yung pagkakagawa ng gitara. Para sa akin mga gaya, ayun, pakinggan muna natin siya. Neck pickup. Clean tone. Middle position, neck and bridge. Bridge pickup. Tapos, lagyan naman natin siya ng drive and alisin natin yung reverb. Neck pickup. Middle position. Bridge pickup. Ayun, yun yung samples ng tunog niya. Hindi na natin masyadong pahabain yung video. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga napansin ko sa kanya. Marami namang demos and other reviews online. Check nyo na lang. Pero ayun, sa nabasa ko ay mahogany daw yung wood niya, yung body and neck. Tapos chambered body siya. So ibig sabihin, hindi siya solid yung body. Meron siyang space sa loob. Tapos, ito daw fretboard ay laurel wood. Something, hindi ako masyadong familiar doon sa laurel. Pero ayun, yun daw yung fingerboard niya. Tapos naka Grover tuners na rin mga guy. Naka Grover tuners and stop tailpiece. May brand din. So ayun. Tapos yung pickups niya ay Epiphone Classic Alnico Pro yata to. Basta high output siya. So ayun, nakakadagdag siya sa thickness ng tone. Isang napansin ko sa kanya na magandang feature ay may treble bleed na siya. Hindi mo na siya kailangan ipa-treble bleed or hindi mo na siya kailangan manually gawin. Meron na siyang treble bleed. So, pag binabaan mo yung volume, klaro pa rin yung tone mo, hindi siya nagmungungo, mga guy. Tapos, meron din siyang neck and bridge na coil split. To, pwede mo siyang gawing single coil. Hindi lang ako masyadong fan ng coil splitting mga guy. Para sa akin iba pa rin yung totoong single coil. Tapos meron din siyang phase switch sa neck pickup para ito yung original tone. Pag inangat mo tong tone knob ng neck,
yun yung out of phase mode na karaniwan sa ibang klaseng Les Paul. So, andito na siya. Nasa isang Les Paul yung dalawang option na yun. Yung out of phase tsaka yung hindi out of phase. Tapos, ayun. Hindi siya ganun kabigatan. Medyo may pagka mabigat siya. Pero, kaya. Kaya ng mga kagaya nating 30s na medyo nananakit na yung likod. So, ayun. Dahil nga din, ano siya, chambered body. Tapos, nakakadagdag din yung, para sa akin yung chambered body minsan, nakakadagdag din sa ano eh, sa tone. Hindi ko ma-explain yung nabibigay niyang tone, pero may pagka-hollow na ng konti. Konti na lang, baka semi-hollow na. Ayun lang naman, sa akin nagustuhan ko talaga siya. Para sa mga interested sa mga Les Paul or makapal na tunog, o yung mga gusto mag-try ng Les Paul or naka-humbucker na gitara, marirecommend ko talaga itong Epiphone Les Paul Muse, mga guy. Ayun lang, mabilis na video. Marami namang ibang reviews to online. Sana nakatulong din sa mga interested sa gitaran to, itong video na to. Maraming salamat, mga guy. Like, share, subscribe, Biyahe ni Boo, Facebook, YouTube, and Instagram. Salamat, mga guy. See you. Bye, guys.